Good morning, Tuesday morning. Nakalimutan ko pala sabihin sa inyo na 3 days pala yung binigay sa aking bakasyon ng amo ko. So, ang masabi ko kahapon, one day lang, isang araw lang yung nasabi ko. And gising na kaming lahat at may lection yung mga bata na online. Gising na rin si Mrs. Si Mrs. may trabaho na ngayon. Kasi pag Monday, wala siyang trabaho. Yan, ready na siya para pumasok sa trabaho. Ready na siyang maglinis ng bahay. Ayun ang kinabubuhay namin dito. No, ako sa pabrika, siya sa bahay. So, at least kumikita kami. No, Chi? And magagawa na ako ng umagahan ko. Wala kaming mga nabiling umagahan. Wala kaming itlog, wala kaming hotdog. So, yung gagawin ko, ito. Mozzarella and tomato. And ito. Pipino. And ready na ang umagahan ko. Ayan, kamatis, mozzarella, and asin, olive oil. So, ayan, umagahan muna tayo. Ciao! And silipin natin yung regalo kong halaman kay Mrs. kahapon. Parang lumalabas na yung kulay niya. Hindi katulad kahapon, nung kinuha ko, nag-iisip ako kasi parang mamamatay na, parang lanta na. Pero, okay na siya ngayon. Siguro diniligan ni Mrs. At magbabike sana ako. Pero nung sinilip ko yung panahon, umuulan pala dito. Grabe. Ay, mukhang stuck na naman kami nito sa bahay buong araw. And busy yung mga kids ko sa pag-online lesson nila. Tara, silipin natin. Ne porto uno e... Partiamo dal 9, 10. Busy sila sa online lesson. And ayun, nakapagluto na ako ng sinigang. Hindi ko alam kung kita nyo, medyo madilim siguro. Ayun. At nakapagsaing na rin ako. And nalinis ko na rin yung mga plato. Yan, wala na yung mga pinaghugasan namin ng plato dyan. At hindi ko na napakita sa inyo kasi nga habang nagluluto ako dito tsaka na naglilinis ako nung dishwasher, nagle-lesson online dito si Basti kaya hindi ako pwedeng masyadong maingay. Mamapagilitan tayo ng teacher. So hinihintay ko na lang si Mrs. Papalabas na daw siya kasi ang trabaho niya dun sa sentro, dun sa pinuntahan namin nung si biyahe ni Jepoy nung isang araw nag-vlog kami. So, ayun, gutom na rin ako pero hintayin ko muna si Mrs. And 3:30 na ng hapon. Yun, umuulan sa labas tapos si Kuya umalis. Share ko na lang sa inyo ang paborito kong setup ng aking GoPro ngayon. Yan. Itong pinaka-paboritong dalhin ngayon kasi alam niyo yung tatago niyo lang sa bulsa. So, ready ka na lagi. And binilhan ko siya ng media mode ko. So, ang share ko ngayon sa inyo ay ang aking bagong microphone. Ito yung dati kong gamit na microphone, ha. Napapakita ko sa inyo. Pagbukas ang GoPro nyo, pag nag-video kayo, paggamit nyo to, tapos sobrang lakas ng hangin, ayan, papakita ko sa inyo. Tingnan nyo naman kung gaano focus natin. Ayan, tingnan nyo yung wind map nya, lumalabas palagi. And kahit mo ilagay siya sa gilid, subukan natin ilagay sa gilid. Ayan, tingnan nyo naman. Focus! Ayan. Kung kita nyo sa video, sobrang maliwanag tayo. Pero kita nyo sa video, yung lagi siya nakikita itong parting to. Kasi nga, sobrang laki, tingnan nyo naman. Ayan. And naisip kong bumili ng isang microphone na medyo maliit para hindi siya makita dun sa mga screen, sa pag nakaganon siya. So, ayun, share ko sa inyo itong bagong microphone ko. Regalo to ni Mrs. para sa Father's Day, pero hindi pa, bale, advance na ano to na regalo. And share ko sa inyo, papakita ko sa inyo ang diferensya. Yan. Hindi ko malagay. Ayun.
itong kagandahan ng microphone ng ano to, Sennheiser MKE-200 ang model niya. Teka lang, hindi ko may kabit yung ano, baka lumaglag. Ayan oh. Tingnan nyo yung setup niya. Hindi nyo makikita itong wind map na to sa unahan. Ayan, kita nyo naman siguro kung ano yung kinalabasan ng video. Hindi nyo makikita dito sa parting to, itong wind map na to. And ayun ang pinaka nagustuhan ko. And isa pa, kahit ilagay mo siya dito sa gilid, syempre, depende sa inyo kung saan nyo lalagay. Ayan, kahit ilagay nyo siya dyan sa gilid, taga, inigpitan ko lang. So, hindi nyo makikita, oh. Ayan. Kahit naka widescreen yung GoPro nyo, hindi nyo siya makikita. Ayan ang kagandahan ng aking bagong Sennheiser ano, MKE-200 ang model na to. Ah, medyo mahal pala to dito sa Rode Video Micro. Ito ay siguro nasa 50 euro to. Ito halos doble. Ang bili ni Mrs. dito ay 90 plus yata. Pero super ano niya, super dali niyang gamitin. Tapos secure na secure pa yung kanyang digitan ng ano. Meron pa siyang ayaw mag-focus. Yan, tingnan nyo naman kung gaano kasecure yung ilalim niya. Meron siyang screw para hindi malaglag, syempre. And pwede nyo siyang ilagay dito sa taas and dito sa gilid. O lalagyan nyo dito ng ilaw. So, ayun, super ganda nito. And yung quality niya, yung audio, kaso nga lang, parang parehas lang din sila nito ng Rode Video Micro. And ito naman, pwede nyo gamitin ng nakaganon. Kasi pag nakaganito to, syempre, pag gagamitin nyo, tapos malakas ang hangin, lahat na hangin papasok dito, hindi na madidinig yung boses nyo. So, dapat nyo kailangan ilagay ito. And pag nilagay nyo to dito, syempre, maano sa ibabaw, makikita yung wind map nyo. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo mag-update ng inyong gadget, bumili kayo ng ganito, yung pampahaba. Yan, ganun yung magiging setup nyo. O kaya dito nyo ilagay sa gilid. Lagay natin sa gilid. Ayan na. Tapos dito yung ilaw kung sakaling madilim yung pupuntahan nyo. So, kung gusto nyo naman, mag-upgrade kayo. Katulad ng sa akin, itong binili ni Mrs. na regalo sa akin. Hindi na nakikita yung ano nyo. Wind map nyo sa unahan. Hindi na nakikita yan. So, kahit ilagay nyo sa gilid. Sa gilid, mas maganda eh. Mas malayo dun sa screen eh. Ayan, nakaganan. And kaya ito yung favorite ko ngayong gamitin na setup. Ayan, hindi na ako sobrang daming mga dinadala. Pwede lang na hawakan ko siya habang nakaganan ako. So kasi yung GoPro naman, sobrang wide. Tsaka pwedeng ganun kalapit lang. Ayan. At bukas pala, wala pa naman akong trabaho. So bala kong mag-vlog doon sa ilog na palagi namin pinupuntahan. Bala ko kasing magbike, ang tagal ko nang hindi nakakapagbike. And ayun, papadinig ko sa inyo kung ano bang quality ng GoPro at ng Sennheiser MKE-200 pag pinagsama nyo. So ayun, hanggang dito na lang ang aking may share sa inyo. So sana nag-enjoy kayo and pasensya na sa maikling vlog at umuulan ngayon. Hindi tayo makagawa ng content na maganda. Sana nag-enjoy kayo and see you next time guys sa susunod na vlog. Ciao!